Wala yung kardo. Kailanman ay hindi ko inisip na ikaw ang may kasalanan sa mga nangyari. Ang totoo, ako pa nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil kahit papano, pinagbigyan mo ko. Sa ganung paraan ko lang matutulungan ng aking kapatid. Kaya pinangatawanan ko na, sir. Huwag ka mag-alala, Cardo. May pagpapatuloy pa rin natin ang binabalak natin pagtulong kay Edor. Sa makalawa, ay bababa na ang reassignment mo sa aking departamento. Maraming salamat, sir. Eh, siya nga pala. Kamusta ang hipag mo? Naunawaan ka ba niya? Nakapag-usap na kami, sir. At maluwag niyang tinanggapan lahat. Doon niya nga ako sa bahay pinatitigil habang wala pa ako malilipatan. Mabuti naman kung ganon. Magandang araw, sir. Ay. Oh, sir. Andito pala si De Leon, eh. Doon tayo, diyan kasi si Kernel. Akala ko ba umiinis sa probinsya si De Leon? Hindi pa. Masyado mo namang minamadali, eh. De Leon, mag-target naman tayo. Kayo muna, sir. Mahirap ka naman, sir. Dahil sa probinsya, ang tinatarget, balde. Sobra ka naman manlait. PROMDI na nga yung tao. Ginagawa mo pang bano. Hindi naman ganun si De Leon. Huwag nyo nang pilitin yung tao kung ayaw. Sir, yung bala. Sir, pwede bang mahiram ang baril ninyo? Oo ba? Sir, anong site? 6 o'clock. Salamat, sir. Tulinaw ako. Oh, mga bata. Yun ang PROMDI. Sige, mag-practice kayo. Baka sakaling matuto kayo. Palag, Major. Anong kalulan ito, De Leon? At bakit mo ako tinututukan? Sa ganitong paraan lang kita mapibigla. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking kapatid. Naloloko ka na ba? Kilalaan mo sana mabuti kung sino pinagbibintangan mo. Hindi mo sukat ang lalim ko. At anumang oras maaari kitang pasibak sa trabaho mo. Yung nga ang gusto kong mangyari, na magkasinawan eh. Para maamoy ang kaburukan mo eh. Hindi mangyayari yan, De Leon. Ibang klase labanan dito sa siyudad. Kung ano yung kinilos mo doon sa probinsya nyo, dito hindi obra. Major, sa probinsya namin, kapag may nagnakaw ng kalabaw, pinapatay namin. At kapag may nagkanulo sa kanyang kasamaan, pinuputulan namin ng dila. Pero ang dapat sa'yo, putulan muna ng dila bago patayin. De Leon, kung ikaw lang, hindi mo kayang patayuin ang palahibo ko. Major, bababa ako sa sakyan mo. Pero huwag kang magkakamaling lumingon. Dahil yun ang magiging huling baling ng leeg mo. Gising sa taas. Doon ka. Ricardo, malayo po ba probinsya nyo? Malayo-layo rin. Minsan naman po, isama nyo po kami ni Inay.
Para naman po makita po namin yung probinsya nyo ni Itay. Oh, bakit ba hindi? Ah, siya nga pala, Jerry. Ito yung relo ng tatay mo. Alam ko, higit niyang gustong mapunta ito sa'yo. Salamat po, Chong. Jerry, matulog ka na. May klase ka pa mamaya. May dalawang oras ka pa para makatulog. Sige po, Chong. Sige. Ayaw nyo kaming pakilusin, Major. Yung mga bata na lang namin sa nabota sa inyong pagtrabaho. Mapagkakatiwalaan ba yan? Oo, sir. Misa, nagamit na nga namin yun eh. Ikaw naman, Halili. Sumabla yung lakad mo. Yung mga taong inimporta mo, hindi pala maasahan. Talagang hindi maasahan. Kung magpapalakad kayo, Major, siguraduhin yung hindi matatalisod. Anong ibig mo sabihin, De Leon? May nagaraanan sa akin kagabi, Major. Apat na katao. At may dalang mga gitara. Ang problema lang, disintunadong kanilang kanta. Kaya yun, pantayan kanilang mga paa. Teka nga muna, De Leon. Sa tono ng pananalita mo, kami yung tinutumbok mo. Natumbok mo, Major. Tumtarantado to! Halili. Mag-ingat ka lang, De Leon. Baka dumating ang araw madulas ka. Hindi ka na makatayo. Hindi mangyayari yun, Major. Tinitignan ko ang dinadaanan ko. Alam mo, Nonong, simula nung mag-isyota mo si Lenny, nagsunod-sunod na ang buenas mo. Akalain mong pataubin mo ang bangka ng Montehan ni Totoy Gonzales? Talagang ganyan, kapag nilalawid siya yung swerte. Kaya kung ako sa'yo, Lenny, huwag ka nang bumitaw kay Nonong. Hindi ah, mahal na mahal ko si Nonong. Hindi ba sweet? Oo na, mamaya meron ka. Ikaw ba si Nonong noo? Oo. Bakit? Maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Lenny, Marlene. Doon muna kayo sa bar. Marahil, kilala mo na kung sino ko. Oo. Ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang, taga-salo lang pala ng bala. Isipin mo, 12 tingga ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, Nonong. Ikaw pa. Wala ka pa naman binirang sumablay, ah. Kaya kung iniisip mong humirit,
Huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon, kung ilang bala naman ang sasaluyo ng katawan mo. Aba! Hindi muna kita ibobol ngayon. Para tingin mo sa mga kasama mo. Susunod na sila.